ni hahandog ng messengers of the North upang siya'y aking makilala. Si Kristo ang ating halimbawa, isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasihang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikalabing tatlo ng Agosto taong 2021. Masigit na pananampalataya, masigit na kapayapaan. O pagkadakila ng iyong kabutihan na iyong iningatan para sa kanila na nangatatakot sa iyo na iyong ginawa sa kanila na nagsisipagkanlong sa iyo sa harap ng mga anak ng mga tao. Masigit na ang ating pananampalataya ay nakakabit kay Kristo sa ganap na pagtitiwala, mas magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ang pananampalataya ay lalago sa pamamagitan ng pag-eehersisyo nito. Ang pamamahala ng Diyos ay unti-unti, bawat araw. Araw-araw gaganapin ang gawain para sa araw na iyon na parabang may kamalayan ka na gumagawa ka sa paningin ng mga anghel, mga kerubin at serapin at sa Diyos at kay Kristo. Ikaw ay ginawa ang panoorin ng sanglibutan at ng mga anghel at sa mga tao. Unang Korinto, Kapitulo 4, Versikulo 9. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 11. Kung paano ang iyong mga kaarawan ay magkagayon, nawa ang iyong lakas. Deuteronomio Kapitulo 33, Versikulo 25. Masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Hebreo Kapitulo 12, Versikulo 2. Ang pamumuhay kong gayon, tinutulungan ng banal na Espiritu ang ating memorya, pinapabanal ang bawat sangkap at patuloy tayong pinapaalalahanan sa ating pang-araw-araw at bawat oras na pagtitiwala sa pangangalaga ng ating makalangit na Ama at walang tigil na pag-ibig. Ito ang espiritu ng bata na ipinahayag ni Jesus na dapat taglayin ng kanyang mga alagad upang makapasok sa kaharian ng langit, nagtitiwala bilang isang munting bata sa Diyos na kanilang Ama sa langit. Kung gayon ang mga tukso ni Satanas ay nakikita at mas madaling mapigilan sapagkat sa puso ay mayroong patuloy na paglapit sa Diyos. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng sariling kakayahan na gumagawa ng pagkasira ng napakaraming mga kaluluwa ay walang lugar na maaring pamukadkaran. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Mateo Kapitulo 6, Versikulo 33. Narito ang isang mahalagang pangako na mula sa isa na pinahalagahan ang bawat salita na sinabi niya. Kung gayon, bakit tayo natatakot, walang tiwala at hindi sumasampalataya? Ang ating oras ay sa Panginoon, ang ating mga talento ay sa Panginoon. Kung gayon, paano mararamdaman ng sinumang individual na siya ay maaring maging independyente? Hindi nagpapasakop sa Espiritu ng Diyos, malaya sa kalooban ng Diyos, malaya sa mga pangalaga at plano ng Diyos. Sino sa inyo ang natatakot sa Panginoon? Tumiwala siya sa pangalan ng Panginoon at umasa sa kanyang Diyos. Isaias Kapitulo 50, Versikulo 10. Hindi tayo ligtas na sundin ang mga imahinasyon ng ating sariling mga puso. Hindi tayo maaring maging independyente. Ang ating tanging kaligtasan ay nasa pagtitiwala sa Diyos na ating manunubos. Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat.